Ayan, so ulam natin ngayon. Eto, nagpabuli ulit tayo ng salmon o salmon. Sinamahan na lang natin ng konting talong and less lang sa asim kasi hindi kayanin ng tiyan kong maasim. Medyo bland, konting salt just to taste na kumbaga ay parang halos wala na ring lasa. Ang nakakatuwa, nakakain natin ito. That's why nagpabili ulit tayo ngayon ng marami. At yung iba naman, itatry natin ng grill or iba pang mga recipe na pwede natin mapanood sa YouTube. And tataktakan natin siya ng bawang. Nagpagahit ako ng sibuyas at saka bawang para may taktak natin sa ibabaw bago natin kainin. Meron na rin tayo ibang mga nakaimbak dito na pwedeng lutuin. Ayan, nagpabili na rin tayo ng broccoli kasi ito talaga yung isa sa mga nangungunang vegetables na kailangan nating katawan or ng katawan ng merong liver illness or hepatitis B. Nagpa-shake tayo kagabi ng apple, isang banana, dalawang apple, at saka isang kalahating mango lang. Nagpabili na rin tayo nito, naghanap tayo ng wheat bread na para may lasa naman ng konti ay may cranberry. Siyempre, andyan na pero naka-standby pa rin sila. Pero ito, totally inichapwera ko muna for the meantime or in the meantime. Dahil ang sabi, bawal sa akin ng mga sour ay medyo maasim siya ng konti. So hindi rin po tayo nagle-lemon at hindi lang dahil sa nabasa ko sa mga eksperto na hindi maganda sa atin yung lemon at mga kalamansi at this time, at this moment, kundi talaga nararamdaman natin parang medyo mahina yung ating tiyan pag nakakakain tayo ng maaasim. So, tigil muna tayo dun. Ayun. So, mainit na naman. Sobrang init. Hindi po muna tayo lalabas ngayon and nire-reserve natin ang ating lakas para bukas. May yung kumari ko kasi nakita ko na parang nag-enjoy sila ng kanyang buong pamilya sa isang parang ilog na may mga falls na maliliit. So bala kong puntahan bukas para makadagdag pa sa ating relaxation, sa ating R&R na peg. At feel ko nakakadagdag ng lakas ko. Okay naman tayo, paminsan-minsan lang hinihingal. Yun lang, yung parang yun lang pagkakaiba. At saka yung paninilaw ng ating mata, mayroon pa rin. Medyo na-surpresa tayo ngayong umaga dahil nagsasabi na sa akin noong isang araw na gusto nila akong puntahan at ma-pray over. Hindi pa po ako nakakaranas ma-pray over sa aking buong buhay at welcome sa akin ang mga ganito. I think it's not just medical healing. Maganda rin nga na meron tayong spiritual healing. May mga ine-entertain din ako o may mga suggestion din sa akin na hindi ko pa lang na-entertain na pwede rin pangatlong healing mula sa mga hindi nagpapabayad ng mga manggagamot. Why not? Diba? Basta ako, sa kasalukuyan ay sinusunod ko kung ano yung proseso ng medisina para sa aking katawan. Kung ano yung nakikita nila na sakit at kung ano nakikita nilang gamot, dun tayo. Pero ang ating pananalig sa Panginoon na hindi nawawala, at siguro naman, or talaga naman na positibo rin na dumaan tayo sa mga ganong gamutan na spiritual. So, kanina po binigyan tayo ng isang surpresang, ang tawag dito? Prayer for healing. So, ito na yung medyo nataranta ako kasi bukod sa wala tayong ligo, wala ni toothbrush, wala pa. Wala pang hiso. Sabi nga sa amin, wala pang hiso. Ayun, so feel ko bababaw ako or something. Pero nandiyan na sila. Nung isang araw pa po, sila nagpapakita ng intention na ako'y ma-pray over. So ang sabi ko sa kausap ko kahapon, tapusin ko lang muna yung mga tests. Ano ba? Mga scans. Makita ko yung resulta. Makapag-check up uli sa doktor ng isang follow-up, check-up. Mapaayos na yung isang natitira pa na test sa Maynila na hepatology. Pag natapos lahat yun, ready na ako. I mean, ready ako sa Panginoon anytime. Lagi akong nagdarasal. Kung makikita niyo ako ng personal at makakasama ko kayo, for example, yung ating driver na si Chito or mga kapamilya, Diyos ko, it takes time bago ako humiwalay sa altar kasi ang dami kong mga anong tawag sa mga ganon? Nakalimutan ko na sa dulo ng aking dila yung sasabihin ko. Ang dami kong mga, may isang salita na maganda eh. Sabihin na lang natin, meron akong
ritual ayon. May mga ritual akong ginagawa, di ba? Lahat ng simbahan na madaanan ko ay nagkukurs ako for safety, for guidance. So, yun. Tapusin na po natin yung paniniwala ng ilan na magbalik loob ka na sa Diyos. Paano kung ganun? Hindi po ako umihiwalay sa Panginoon. Bawat gising ko may ganun. Kundi naman ako nakikita ng nagdarasa tuwing kumakain para lang makita sa video, ay nakatapos na po ako noon tuwing umaga pa lamang. Hindi lamang yung aking pagdarasal na ingatan tayo ng Panginoon na pagalingin, kundi yung maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa araw-araw. Siyempre kasama na po doon yung pagkain, lahat ang matigitin sa atin sa araw-araw. Yun. So, hindi naman po makikita yung makapag-cross bago kumain. Na hindi na ako malapit sa Diyos. So, hindi po batayan yun. Actually, kasama na yun sa ating unang gising sa umaga. At ang pasasalamat bago tayo matulog sa araw-araw. So, medyo, ano ba, medyo nataranta ako. Hindi ko lang gagawin kung ano na ba. Kailangan ko na ba mag-close ang eyes o idip pa na ang aking kamay or what? Hindi ko tayo, wala akong idea. Basta alam ko na may mga ganun-ganun, di ba? Because yung dumating sila, expected ko na agad na yun. Yun ang gagawin, yung pray over. Diba, palilibutan ka, may mga ganun-ganun. So, yun ang inaasa. Pero yung unang pag-entertain ko sa kanila, hindi ko alam kung gagawin ko. So, maayos ang nangyari. Napakagagaling ng dalawang pastor, nakababata pa. Naku, pag hindi mo sila kilala, mapapagkamalan mong mga iba, mga estudyante lang na ang nasa isip ay manood ng sine or kung anong gagawin mamaya sa inuman, mga ganun lang. Kasi ang babata, hindi mo isipin na mamumutawi sa kanila mga labi yung mga ganung salita ng Diyos. Ang sabi ko nga sa kanila, alam nyo, believe ako sa mga taong tulad ninyo, sa mga umaakyat ng mga sasakyan para lang magsalita tungkol sa Diyos. Yung mga nadaraanan natin na walang naririnig, na sila lamang, dalawa lamang sila, na tuloy ang salita, tuloy, may dalang sila parang malinda podium, na kung may makinig or wala, basta tuloy ang kanilang pagkakalat ng salita ng Diyos, hanga ako sa kanila. I mean, malapit ako sa Diyos. Matindi ang pananampalataya sa Diyos. Pero, kaya ko ba yun? Kaya ko ba yung ganong katindi na, di ba? So, parang nagliless yung aking tingin sa sarili ko ng aking faith na kasabay nun yung paghanga talaga sa kanila. Ang tibay, astig, sobra. And yung mga nanamumutaw sa kanila, mga salita, Diyos ko, talagang papatutumo, tutumo, iibot, ang tawag doon, titimo sa puso mo. May mga tanong sila, o may mga sinasabi na something din ang homosexuality or mga Sodom and Gomorrah. May mga konting nabanggit ng gano'n, pero hindi ka na yung kala mo, maititigil ko. Hindi rin natin yan, kalawa mga ganyan. Huwag na natin isip mga gano'n, wala hindi ako na gano'n. So, diretso lang. Hindi mo masamahan ka nalang intention eh. Siguro, nasabi nila yun dahil kilala na nila ako kung ano yung aking gender. Actually, mo nakakalam ng aking gender. Feel nyo, alam nyo na, nagkakamali kayo. Maraming klase yan. Siguro may hindi natin kayang dapat pang ipaliwanag. Basta eto ako, tao na marunong magmahal sa magulang, marunong kumilala sa mga tama at mali. Minsan nagkakamali, pero tuloy lang, nagdarasal, nagpapago. Yun. So, yun. After ng mga konting session, ng konting usap-usap, lumapit na sila sa akin, kina-pray over na. And tuloy-tuloy ang salita. Maybe it's memorized, maybe it comes from the heart. Pero maganda rito is ano, spontaneous. And nandun yung pagnanais na gumaling ka. May mga sinasabi rin na lumayo ang mga evil spirits and everything. Mga exposed ako naririnig. Exposed. And basta, time-time lang ako na si Jesus Christ ang nasa isip ko. Na pagalingin mo po ako, Lord, pagalingin mo po. So hindi ko na masyado rin naiintindi yung ibang mga sinasabi. Basta ang nakafocus ako sa pagalingin mo ako, Lord, pagalingin mo ako, Lord. And ang ganda-ganda ng pagkilala ko kanina, even before that, ayoko naman magsabi, wow, may pala agad or something. Na maganda na talaga yung gising ko kanina. Malakas. Actually, pwede kami lumabas. Kaya lang dumating na nga sila. So, siguro yun na naging dahilan para hindi naman ako lumabas at bukas na. Bukas na kami ng mga kasama ko. Tinatanong nila ako na nangyari. Parang may nakita raw sa akin at parang doon ako sa triangle na parang may dilim dito. Parang triangle, parang may dilim na nakapalibot sa akin or something like that. So, meron daw ba akong iniindang ano? Meron ba mga naranasan ko mga evil spirits lately or mga, yung mga, ang tawag dito? Mga supernatural, mga ganun.
ang mga kasamaan or may mga iniisip pa ako mga ganito, may pinagdaanan bang sobra-sobra, may galit and everything. Sabi ko nga naman, normal lang. And sa isang araw, baka daw bumalik sila or baka imbitahin nila ako para mag-share. Yun ang ayoko sana, yung mag-share ako. May mga bagay na gusto kong kami lang ng Panginoon na makaalam. Pero darating tayo dyan, let's just cross the bridge when we get there. Tama ba yun? Ayun. Walang mawawala. And at the same time, kung nananalig sa Panginoon, ay di ano. Sa tabi tao. Delivery? Reya po. Kanina? Reya. Reya? Beya. Oh, sandali lang daw, sandali. Okay, prefer tayo ng food, kakain na tayo. Charang. So, yan na. Nakaready natin pambudbud. Meron tayong saba. Kasi nakalimutan ko magpabili ng saging na mabango. Ang tawag din na sa amin ng saging na mabango. So, magsasaba tayo. Anyway, kasing healthy naman yan. So, kain na tayo. Okay. So, nagugustuhan ako ng kamay. Baka mamaya ay, pagpagana. Diba, baka mag-try tayong magkamay-kamay ulit. So, i-spread muna natin to. Kamayin ko na nga to. Ang sibuyas naman po kasi hindi na bago sa akin. Ang bawang. Kasi mahilig talaga ako sa sibuyas. Ang bawang naman, ang ginagawa ko para makakain ako ng hilaw ay pag nagluluto po tayo dati ng ang tabi ito ng pritong baboy, particularly pork chop. So ilalagay natin ang bawang na hilaw sa suka. Medyo mas malalaki dito yung gayat. And yun, doon natin susubsob yung karne kasama na yung mga gayat-gayat na bawang. Kinakain ko talagang sarap. Sa sibuyas naman, lahat na niluto ng karne ko, kinagayat ako ng parang bilog-bilog na parang gayat ng ng beef steak. Yun. Kaya pareho ko silang gusto. So kain na tayo. Dito tayo sa maraming yun yung maraming taba-tabang ganun. Tapos konting sabaw. Sana makakain ako ng ayos. Medyo na-late ang ating lunch para umaasin na naman yung aking sikmura. Ay, nako. Magkamay na tayo. First time kong magkakamay. Ito pa lang talaga problema ko mga katib, yung pagkain. Ang dali ako tapangan. Pero ito talaga nagustuhan ko. Sana magustuhan ko ulit. Ayun. Ito na po siguro yung pinakamaraming kanin. Kasi napalibasa ay kakain nga tayo, mukbang peg. Nilagyan ko na kasi magpapabalik-balik tayo. Hindi ko lang mauubos ko. Kasi usually, hindi ako kumuha ng marami. At tama lang talaga, hindi na ako nabulos pa uli. So yun, ang isang malaking pagbabago sa atin ay bihira ako magkanin. O kung may kanin man pumapasok, konting-unti lang. Sa gabi halos hindi na ako nakain. So umaga halos wala rin kanin. Kundi yung Quaker Oats na may halo ng konting milk, hindi na siya nilalagyan ng sugar. Yun. Sarap nito. Ang sarap taba-taba. So, totoo lang, dami ko na pong tinay na food. Papapili ko minsan ng chicken breast. And then, ipinapagrill ko. Ginagaya ko yung mga nakita sa restaurant na may mga konting dito, konting daon-daon, konting tomato, konting dito. Para mas maganda, mas appealing. Pero wala pa rin. Aba, marami ko na-try. Yung maya-maya, hindi ko rin nagustuhan.
maganda raw ang ilaw nito. Gusto ko yung lugnot, yung parang medyo bulok-bulok. Ano yung mga pagkain na mimiss ko? Alam niyo, lately, nararamdaman ko na agad na pwede naman akong kumain ng iba. Kasi may mga specific food na gusto ko, kaya lang hindi naman pwede. Nung sa araw, parang craving ako ng kaldereta, yung malapot-lapot na pork kaldereta. Na may mga siling, may mga bell pepper. Alam niyo, sabi ko, parang pekeri kong kainin yun. Hindi naman pwede. Nag-try ako ng lumpiang ubod. Pero pasulpot-sulpot lang yung aking gusto. Hindi ko talaga siya magustuhan ng as in met maya. Kuha pa tayo ng isa pang ano. Sarap nito. Ito muna tayo sa laman. Eto. Sarap ito, lalo kang sashimi. Kauntihan lang muna. Pero, Diyos ko, it's a miracle. May kakakain ako. Ilang araw din ako talaga hindi makakain, sobra. Nahirap ako yung umaga na paglising ko. Iniisip ko na agad, ano naman yung sulit ko kakainin? Tapos magpapabili nga ako, after konting subo, hindi naman, ay naman, mahirap. Ito talaga yung unang-unang, pinaulit-ulit ko, pangatlo na to, na patuloy pa rin ako kumakain. Kunin natin itong purong-purong taba. Ayan o. Sarap nga. Meron pa rin nga pala tayong ano. Essential tremor. Isusunod na lang natin to. Sabay-sabay. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking mga produkto. Sorry mga palabas. This is your friend Roberto sa inyong Arigudugo Semas at mabuhay ang lahat ng Pinoy san man sulok ng world. Robotology pa more and more and more. Thank you.